Bumagal na umano ang pagkalat ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at Calabarzon, sanhi ng patuloy na pagsailalim ng mga lugar na ito sa general community quarantine. Base sa report ng Okta Research Group of the University of the Philippines noong September 6, 2020, bumaba na sa 0.94 ang porsyento ng reproduction rate ng coronavirus sa naturang mga lugar kumpara noong nakaraang linggo na nasa 0.99%. Ang pag-aaral ay sinimulan noong huling linggo ng buwan ng Agosto at natapos noong unang linggo ng September. Ang reproduction rate ay tumutukoy sa dami ng individual na nahahawa ng isang pasyente na positibo sa COVID-19. Isa umano itong magandang indikasyon na posibleng ma-flatten na ang curve kung mapapanatili na mas mababa sa 1% ang reproduction rate sa lugar. Bukod pa rito ay lumabas din sa kanilang pag-aaral na bumagsak na rin hanggang 12% ang mga nagpo-positibo sa naturang virus na hindi kagaya dati na nasa 19%. Nagpapakita ito na mas marami sa mga tinetest sa COVID-19 ang nagne-negatibo ang resulta kaysa nagpo-positibo. Sa kabila nito ay nilinaw naman ni UP Professor Guido David na tanging Maynila at Calabarzon lang ang lugar na kabilang sa lawak ng kanilang isinasagawang pag-aaral at hindi buong Pilipinas. Kaya mayroon pa rin ani ang mga lugar na nangangailangan bigyan ng pansin tulad ng Bacolod City, Iloilo City, Iligan City, Davao del Sur, Leyte at Zamboanga City upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus. Dagdag paalala nito na hindi pa rin dapat maging kampante sapagkat maaari pa rin magbago at tumaas na muli ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Kaya kailangang patuloy na sumunod ang mga mamamayan sa mga safety protocols ng gobyerno tulad ng pagsusuot ng face mask at social distancing. Bel Ramirez para sa Balitang Unang Sigaw.